Let's cook na kong! Magluluto tayo ng inlobe. Wow. Pinipig. Wow. Daraman. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Sa pagluluto natin ng pinipig, daraman, inlobe, pigan, kinakailangan natin ng buko, yung hindi matigas, at gata ng nyog. Kailangan din natin ng asukal na pula at pinch of salt. At syempre, ang ating main ingredients, ang daraman. Let's go! Unang gagawin ko muna, guys, bago ko iluto yung mismong daraman, gagawa ko ng latik. No? Para mas special. Sa paggawa ng latik, mga nakong, gagamitin natin yung gata mismo ng nyog, no? Hindi yung mga nabibili sa palengke na mga ready to use. No? 1 cup to. Medyo pahinaan lang natin yung apoy para hindi mabigla, no? Antayin natin siyang maluto. Pag nag-reduce na yung mismong gata natin, dun lalabas yung pinakalatik natin, guys. Kasi pag masyadong malakas yung apoy natin, guys, mabibigla ito, masusunog. Dapat ano lang, slowly but surely. And guys, so tignan nyo, medyo nagbabrown-brown na siya konti. Lumalabas na rin yung pinaka-oil, yung pinaka-langis. Sabihin nyan, malapit na yan. Halo-haloin pa rin natin, no? Yun, no? Yun yung oil nga, guys, oh. Sarap yan, guys. Virgin coconut oil. Tagal lang talaga, guys. Pero masarap yan, promise. Tapos yung pinaka oil nito, guys, pwede nating ipahid din doon sa ano, sa pinaka daruman natin mamaya. Mas masarap sana kung may down tayo ng ano, eh, saging, kaso wala. Dagdag aroma rin kasi yun sa daruman. Guys, ito na yun, no? Ito na yung pinakalatik natin. Tatap natin mamaya sa pinakadaruman natin. So yun, guys, kailangan i-strain natin para makuha natin yung pinaka-oil. Guys, binusa natin yung gata. Luto natin yung daraman na Biko style. Dalawang nyog to. Mas magata, mas masarap. Lagyan natin ng brown sugar, mga nakong. Depende na sa inyo kung gaano karami gusto nyo ilagay. No? So, tatantyahin ko. Parang ano na yun? 1.5 cup of brown sugar, no? Pero depende kasi sa inyo kung gusto nyo matamis. 1 kilo rin ilagay nyo, no? Pero sa akin kasi sakto lang, no? Pero iluluto kong dami ng daraman is mahigit 1 kilo yun, no? Lagyan din natin ng salt, 1 teaspoon lang na salt.
Hintayin natin siyang kumulo. Pag kumulo na yung gata, saka natin ilagay yung nahugasan nating diraman. No? Make sure na nahugasan nyo yun, guys, ha? Kasi galing palengke yan kung sino-sino humawak nyan, no? Para malinis. Haluin din natin to para madissolve yung ano, brown sugar, saka yung salt. Kumukulo na yung gata natin, mga nakong. Lagyan na natin ang ating nahugasang diraman. Ito walang ano to eh. Walang time to eh. Hindi namin masabi kung gaano katagal. No? Minsan naabot pa to ng ano, almost 1 hour. Kamagahalo. Depende kung gaano karami yung niluto mo. After 20 minutes, mga nakong. Yan, medyo nag-reduce na yung ano niya. Yung pinakagata. No? Pero matagal pa yan, kailangan ano. Yung tuyong-tuyo na. Kaya kailangan continuous yung paghalo para hindi masunog yung ilalim. Medyo malapit na, guys, mga nakong. Pag ito hindi na masyadong mahulog, sabihin, okay na yun. Hi, nakong! After 50 minutes na paghahalo, yan, pwede na. Ayun, no? Hindi na siya runny. Mga 2 minutes pang haluan to. Pwedeng pwede na. Ayun, no? Wow. Hindi na siya nahuhulog eh. Lamigin lang natin ng konti. Tamang-tama sa merienda. Let's eat, nakong! Nakong! Inna! Sa gagawin natin pagluluto, piniga ko na yung nyog ng 3 ulit sama-sama ng nilagay sa kaserola. Lalagyan natin ng 1/4 cup ng brown sugar. Pero depende sa inyo kung gusto nyo ng napakatamis. Lagyan nyo ng 1 kilo. Yung size ng nyog na ginamit ko is yung mga large size na nabibili sa palengke. Yung isang way na gagawin kong pagluluto, eh kadalasan ito yung mga gusto ng mga elderly na mga taga Pangasinan. Itong way na gagawin kong pagluluto ay ito yung mga kadalasan ginagawa ng mga matatanda na mga taga Pangasinan na kung tawagin namin ay bae at laki. Ito yung diraman na may sarsa, may sabaw ng yung pinaka gata ng nyog. Hindi siya yung typical na parang itsurang biko. No? Okay. Lagyan lang na ng pinch of salt.
Pag kumukulo na ang ating gata, lalagay lang natin yung tatlong takal ng deremon. Okay. This one, oh. Ito, hinugasan ko pa to, guys, ha. Siyempre, galing tong palengke. Kung sino-sino mahawak niyan. So, kailangan linisan natin, parang magsasaing lang din. Paglagay na ng deremon, pag nailagay na ang deremon, pakuloyin lang natin saglit at okay na, patay na natin. Kapag kumukulo ng ganyan, okay na, patay na natin ang ating apoy. At ilagay na natin ang kinayod na buko. Tapos antayin lang natin siya na maluto. Sa init lang nung gata. After nun, palamigin natin. Pwede na siyang iserve. Pwede siyang iserve na malamig. Yung iba, nilalagay muna sa ref bago kainin. Antay natin mga 30 minutes. After 30 minutes, wow! Pwede na to, guys! Nako! Lagyan natin ng tinustang sapal ng nyog. Let's eat na kong!